Yes, attorney. Well, ang latest update po is yesterday, kahapon po, presenta na po natin yung pangalawang testigo para sa prosecution to Attorney Roland N. Ting. Okay. Ang presenta po natin testigo ay si Aliza Calosing. Very vital witness po siya kasi siya po yung bata na kumuha ng video na incidente. Yung bata na mismo nakakuha ng video, yun yung opo. Testigo. Opo. In-identify niya yung video, in-authenticate niya yung cellphone para na sa ganun eh maging admissible sa korte yung video na yun at patanggapin ng korte. Pero later on, i-presenta po din po natin yung ating mga IT forensic expert ng PNP para identify din po yung video, para masiguro po natin yung admissibility ng video na yon. So, malaking bagay yon, Attorney Villamor, para sa prosecution na yung mismong kumuha ng video ay lumutang na at ipresenta yung cellphone na ginamit at nanumpa na siya mismo yung kumuha ng video at nakita niya buong pangyari. Kasi nung last time may nakausap tayo sa mga otoridad, sabi nila, importante raw sana magtestigo yung kumuha ng video. Now na yung kumuha ng video ay lumutang na, so malaking bagay ito. Napaka-importante ito. Tama? Opo, malaking bagay po. The truth of the matter is, yun po namang bata ay nakakautap ng simulaw kita. Talaga naman pong desiditong mag-testify yung bata upang makamit ang justisya para sa kanyang lolo at uncle. Ito pong batang ito ay apo ni Juan. Apo sa pamangkin ni Sonia Gregorio at bali pamangkin doon ni Frank Anthony, yung pong winaril na anak ni Sonia Gregorio. At nakakabilib po yung tapang ng bata kasi kung manonotice po yung video na kinuha niya, hindi man na siya na-antig nung winaril na yung kanyang lola at uncle sa mismong harap niya. Talagang tinindigan niya yung pagkukuha ng video hanggang huli para ma-documentan sa pagkunat. Malaking bagay po para sa prostitution ang pagkakatagas ng video nito kasi po talagang makikita na po natin na lahat doon ng kustado ang tunay ng pangyayari. Paano talaga nangyari at tunay, hindi na po talaga madidinay pa yung fact na talagang kinarin at nangakusadong Huesca, yung pong magta. So itong bata ba na testigo natin ngayon, ninyo, dyan sa prosecution, labang kay Huesca dahil siya ngayon kumuha ng video, binibigyan ba ito ng seguridad? Security para sa kanyang seguridad? Meron po. Kapansin-pansin din po yung security. After po nung hearing, ay itong nagtungo din kami sa bahay ng Danuesca at kapansin-pansin po ang security doon. At ay grabe talagang bilib ako sir. Nakita ko yung pagbabago ng bahay nila. Ang laki ng pinagbago. Talagang nakakabilib ang tulong na binigay mo sa pamilya ng Danuesca. Hindi lang sa matter, hindi lang sa legal paliga, pag-provide mo ng abogado, pati moral help, at saka pati yung pagpapahay mo ng kanilang bahay. Talagang nagulat din ako, ay grabe sa effort na binigay ko para sa pagbabago. Oh, wala naman. Attorney Villamor, ano yung susunod na hakbang dito? Ano yung susunod na mangyayari? Well, ang next hearing po ay March 11 at sa March 11 ay magpre-present naman, i-present namin baka dalawang testigo i-present namin yung pong tagap, yung IT expert, yung forensic IT forensic expert ng TNT na siyang humawak ng cellphone at in-analyze at pinorensic examination ng cellphone after the incident. At tapos yun namang isang eyewitness. So, mga we're looking at 3 or 4 more settings bago matapos ang presentasyon ng prosecution. Halimbawa, okay, tinanggap na ng korte yung testigo nitong bata na kumuha ng video na authenticate na ng mga forensic expert yung video na yun talaga yun. Finish na. Tapos na sinuwes ka. Malaking bagay na po talaga ang pagkakapresenta ng video at yun ay kukolaborate pa namin ng isang eyewitness na makikita rin na na-import na natin sa video. Well, kung pagkatapos yun ng prosecution kasi, mag-represent naman si Huesca ng ebidensya niya at doon po natin malalaman ano magiging effects ni Huesca laban sa mga ebidensya may hihain natin ngayong panahon ng pagpapresenta ng ebidensya ng prosecution. Ah, so ibig sabihin ko kontrahin niya yung video? Hindi, maaaring sabihin niya na hindi murder ang nangyari. Ito po yung ako yung nag-speculate lang naman. Maaaring ang defense niya ay hindi murder ang nangyari, hindi homicide tama. Eh pero nag-plead siya na not guilty, so ibig sabihin, pinasinungaling niya lahat ng pangyayari. Pati yung existence ng video, parang binabaliwala niya kasi sabi niya not guilty yung kanyang naging plea. Ano po kasi yan eh, we will be legalistic about yung pong pag-plea niya ng not guilty, he gave a plea of not guilty to the crime of murder kasi po murder ang charge sa kanya. Okay. So maging defense niya is hindi murder kundi sabihin niya homicide lang ang kaso. Yung pong maaaring palabasin niya sa kanyang defensa. Pero murder talaga ang target natin. Apo. Sabi naman po murder kasi may ma-qualified circumstances tayo ng evidence premeditation, treachery at saka abuse of severe strength. Okay. Isa na lamang, Attorney Villamor. Umattend ba sa ng hearing itong si Huesca? Video conference na naka-attend kasi naka-detain siya sa
provincial DJP ata po. Anong itsura niya? Matapang pa rin ba o pasang sisyo na o siga-siga pa rin yung naka? Kasi medyo nasa video, hindi mo gano'ng kapita talaga, pero parang medyo tumaba. Tumaba? Aba! Aba, teka muna, gumanda pa ata sitwasyon niya. Tumaba? Bakit tumaba? Dapat siya pumayad siya kung sumisyon, no? Takot. Mga lang ko, mukha lang mataba dahil naka-close up yung ano niya. Yung mukha niya doon sa video. Parang hindi ata maganda, parang ano siya, nagbakasyon lang. Dapat siya pumapayat sa konsumisyon, kumulubot yung mukha niya, hindi makatulog, puyat, etc. Ito tumaba, tapos fresh na fresh? Hindi naman daw fresh na fresh. Parang makikita pa tayo, kasi medyo malayo sa akin yung video eh. Pero makikita mo lang, palimbaga siguro dahil na masyadong malapit yung camera sa mukha niya, magtagpukang tumaba. Eh bakit hindi pa niya nakikilala si Perio at saka si Dagol? Pag nakilala niya si Perio at saka Dagol, pupuyatin siya noon. Baka nalantong din ho yan. Darating din ho siguro dyan yung pagkakatulog niya. Okay. Attorney Freddy Villamor, maraming salamat Attorney Villamor, sir.